Magsimula tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang Panginoon ay dinala sa templo upang ihandog, siya itinalaga. Ang bawat isa rin sa atin ay dinala sa templo nung tayo'y bibigyan. At ang bawat naging Kristiyano ay nakatalaga na sa Panginoong Diyos. Ang pag-alaala natin ngayon dito sa pangyayari ito kay Jesus ay sumasariwa sa nangyari sa atin ngayon. At kung paano yung pagdadala kay Jesus ay nagpahayag kung sino siya
ayon sa maririnig natin sa matandang si Senyor, siya ang liwanag ng sanlibutan. Kaya nga tayo, yung mga nakaalaala, may dalang mga kandila. Kailan din tayo naging mga anak ng kaliwanagan nung tayo binigyan? Kailan tayo unang binigyan at humawak ng kandilang may linas nung tayo binigyan? Anong ganda na ito na yung ang aking unang gagampanan sa pagtitipon sa pagsambang ito. Kaya't manalangin tayo. Panginoong Diyos, kung paanong ikaw po ang nahayag bilang diwanag sa sanlibutan na nababalot ng katiliman, at kung paanong ikaw ay inialay at inihandog ng iyong mga magulang sa Diyos Ama doon sa bahay talanginan sa Jerusalem. Gayun din naman kami pong lahat na inialay din at tinanggap at tinampon mo kung kaya't nung kami binyagan, tinawag na kaming mga anak mo, ikaw naman ang aming ama. Tinawag kaming mga anak at isinilanguli sa kaliwanagan na tumatanggi sa kadiliman at anumang kasamaan. Sa iyo po ngayon na nangalangin, basbasan mo upang sa amin ay bumaba ang iyong kalinga at pamamahal. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Salita ng Diyos.
ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng mag-asawang pato-pato o dalawang inakay na kalapaki. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakal niya ang Espiritu Santo na nagpahayag na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa paglubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nandaling doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalog ni Simeon, ito'y nagbuli sa Diyos at ang huli ka. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong kamangalipin, ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong kakanlaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Mga giligilid ang mabuting balita ng Panginoon. Pwede na po magpatayin ang ating mga kandila. Winika ng matandang si Simeon. Siya na inaakay ng Espiritu Santo, siya na nananabik at iniintay na makita at masilayan ang ipinangakong tagapagligtas. Nang ang sanggol na si Jesus ay kanyang kalungin, nang ito'y dalhin ni Maria ni Jose sa templo alinsunod sa kautusan, na sabi niya, "Nunc dimittis, Panginoon, pwede na po akong mamatay. Nakita ko na. Ano ang kanyang nakita na ng buong galap? Ang ipinangako, ang kaligtasan ng Israel, ang liwanag na siyang tapanlaw sa sangkatauhan." Iyan ang ating ipinagdiriwang at yun ang mga kandila ninyo, yung nakaalaala na sapagkat dito sa Edsa's Rhine, ito'y isang batang parokya kaya wala pa yung tradisyon na yun. Pero yung iba sa inyo, hindi nakalimutan, nagdala. Maganda yun. Yung hindi nakapagdala, okay lang. Sa susunod, basta yung February the 2nd, yan ay presentation of the Lord. Nagkataon na ngayon ay araw ng Linggo. Kaya't napakagandang pagtitiyak. Pero yung iba ay karaniwan itong nararanasan karaniwang araw. Ngayon ay Linggo. Nagkaroon tayo ngayon ng pagkakataon, samahan si Simeon. Sa kanyang nakita, ipahayag ang pananampalataya niya at pananampalataya natin. Ngunit, ano ang nasa likuran ko? May nagtanong sa akin kanina sa radio, kung pinakikinggan ninyo yung aking broadcast tuwing Linggo ng umaga, alas 5 hanggang alas 6. Ang tanong sa akin ay, Monsignor, bakit po ang ikalawa ng Pebrero ay natuon sa tinatawag na Purification of Our Lady at bakit po ito'y presentation ni Lord hindi kasama sa pagdiriwang sa Kapaskuhan, sanggol pa si Jesus, at bakit po ito'y naugnay sa Candelaria, Our Lady of Candelaria. Ayun, yung mga taga-Quezon sa inyo, ganun na lamang kahalaga yan, isang bayan pinangalan ng Candelaria. Sa pagkukwento ni San Lucas, dalawang takbo ang kanyang pinagsabay. Kung kaya
Akala ng mga tao, ito'y sabay. Yung presentation of the Lord, iyon ay nauna. Iyon ay ikawalong araw ginagawa na. Ang panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. Dapat mo itong iharap sa Panginoon. Bakit? Kung inyo natatandaan na ang mga Israelita ay alipin pa sa Ehipto, isang tanda na ibinigay ng Diyos upang ang mga taga-Ehipto ay pabayaan ang mga Israelita na umalis na, bumalik na sa kanilang bayan. Ang kanilang pagkaalipin ay putulin na. Ang isang tanda ay isang gabi, lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto ay namatay. Ang tanging hindi namatay ay ang mga panganay ng mga Israelita. Mula noon bilang pasasalamat, panata ng mga Israelita, ang kanilang panganay na lalaki ay sa Panginoon. Kaya sino mang ipanganak na lalaki, panganay, siya'y pag-aari ng Panginoon. At dapat iharap at upang ika nga maiuwi mo uli yung anak mong panganay, kinakailangan mong tubusin. Ayun, pasuklian. At ang nakita nga natin na ginawa ni Maria at ni Jose, sila pala'y itinuturing at noon ay talagang kinikilalan mga mararanta sapagkat ang kanilang inialay bilang pagtubos kay Jesus ay dalawang kalapati lamang. Ang regula doon sa mga may kaya ay isang tupa. Isa sanang tupa, iahalay mo, iyon ang isang sakripisyo. Kung ikaw ay lukha, pwede na yung bato-bato o kaya yung kalapati. Ngunit, ang kahulugan na si Jesus ang liwanag, iyon ang dahilan kung bakit ito yung naging kaugnay ng kandilarya. Sabagat ang kandilarya ay ilawan. At ito ang si Jesus ang tinutukoy. Ngunit, yung pangalan Candelaria kay Mama Mary na ugnay doon sa ina na nagsilang dito sa kaliwanagan ng mundo na nagdala sa templo upang iharap sa Panginoon, italaga sa Panginoon. At iyon ang sanin kung bakit nagkaroon tayo na Nuestra Señora de la Candelaria, Our Lady of Candelaria. At yung ang kwento naman tungkol kay Maria na kasabay na ikinuwento ni San Lucas, ito'y ibang kautusan sabagat bawat manganak na babae sa batas ng mga Hudyo, 7 araw na siya itinuturing na impure, hindi siya pwedeng makihalubilo sa iba sapagkat siya ay sa panganganak ay itinuturing na dumumi. Pagkatapos ng 7 araw, siya ay kailangan 33 araw na maglinis. Kung kaya sa 40th araw, saka pa lamang siya pwedeng pumunta sa templo at makihalubilo sa mga sumasamba. Kaya pag binilang ninyo, February the 2nd, exactly 40 days after Christmas. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ito nakasama sa Kapaskuhan. Sabagat 40 days, ang ating Christmas season ay natatapos originally sa Epiphany. Binigyan nga ng extension, Baptism of the Lord. Sa Pilipinas, yung 3rd Sunday ng January, Santo Niño. Hanggang doon lamang ang panahon ng Kapaskuhan. At itong 40 days, connected with the purification of Our Lady, ito ay sa February the 2nd pa pumapatak, kaya ito'y naipwera. Ngunit, meron itong isang napakagandang kahulugan at iyan ngayon ang gusto kong iwanan sa inyo. Na itong pagdiriwang sa pagdadala kay Jesus sa templo, kaugnay sa kwento ni San Lucas sa paglilinis ni Maria, kay Maria, na ito'y merong ibang pinakakaulugan. Na nang si Jesus ay galing sa templo sa Jerusalem, nadala na sa siyudad kung saan doon niya iaalay ang kanyang sariling buhay.
Kung kaya't isa pa lamang sanggol kay Jesus ay nakalilim na ang alino ng krus. Ang sanggol nito, wika nga ng matandang si Simeon. Siya magiging sign of contradiction, isang tanda ng kabalintunaan. Merong sa kanya'y tatanggap, merong sa kanya'y tatanggi, merong sa pamagitan niya'y malilitas, merong namang daylan sa kanya ay mapapahamak. Tanda ng kabalintunaan. At ito'y alam na alam natin. Sabagay, ang tao hindi mo mapipilit na manalig, tumanggap ng ayaw niyang tanggapin ng paniwalaan. Maski na dito sa ating bansa, na tinatawag natin isang bansang Kristiyano, marami tayong mga kababayan na para sa kanila hindi si Jesus kundi si Buddha o kung sino pa man ang kanilang inaasahan na kaligtasan. Ngunit hindi lamang yun sa labas, kung hindi mismo sa loob, sa atin. Tayo bang lahat ay tapat sa kanya? Lahat ba ng Kristiyano at Katoliko ay nabubuhay alinsunod sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang aral at halimbawa? Kayo po ang sumagot. Kilala natin ang ating sarili. Nakaramihan sa atin ay mga Kristiyano, kasama, kapanalig, katoto, kapuso, kapamilya ni Kristo, paminsan-minsan. Pero minsanan naman ay hindi, sapagkat iba ang ating inuuna. Iyon din ay bahagi noon. At hindi lamang yun. Si Jesus, sino bang sa kanya'y dumikit, kumanda ka? Ang Jesus na ito, ang kanyang lulukan ay krus. At kung ikaw sa kanya'y lalapit, hindi malayo, kasama ka sa krus. Sino nga yung kasama niya sa paanan ng krus? Ang babaeng mahal na mahal niya, ang babaeng mahal na mahal siya, si Maria ang kanyang ina. Sinabihan nga ni Simeon itong si Maria at ikaw, tandaan mo, isang balaraw ang itatarak sa iyong puso. Kay bala, ikaw ang ina, lahat ng habupit sa kanya, lahat ng pagdurusa niya, ikaw ang unang makadarama. Sa mga tuwing mga ginigilin, si Jesus ay musmus pa lamang tinalanga sa templo upang italaga, magbigay damal sa Diyos. At noong pa lamang, isang tao na tigil ng Espiritu Santo ang nakakita ng buong larawan. At sinabi na nga niya, itong batang ito'y kaligtasan, batang ito'y kaliwanagan, batang ito ay kalwalatian ng bayang Israel. Subalit, yun ay isang bahagi. Ang batang ito'y tatanggihan ng hindi iilan. At sino man sa inyo na tunay nakalapit puso niya, kabisig niya, kabagang niya, kasangga niya, sino man maging tunay niyang kasamahan, sasama kayo sa kanya hanggang kalwaryo. Alalambaga, ngayon pa lamang tayo pinapaunahan na sapagkat ano ang kasunod na kapanahonan? Ang Kwaresma. Di ba? Sa mga tuwing 2 buwan na lamang at tayo magsisimula ng isang panibagong siklo na kung saan ang mga huling tagpo na nagpapahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ni Jesus at kung ano ang naging handa kang gawin para sa ating kapanganan. Iyalay ang sariling buhay. Ito naman ang ating sasaliwain, ipagdiriwang, ipagpapasalamat, at sana samahan. Kaya mga giligiliw, tayong napagaling ang awit ninyo kanina na si Jesus ang liwanag, Christ is the light, na dito sa dibdib na darkness ang bumabalo, siya ang ating kaligtasan nga. Sana, mga kapatid ko, hindi ating patunayan. Naghawak, hindi lamang ng kandila. So, pag hinawakan ng kandilang may ingas, ibig sabihin, naniniwala ako sa Jesus sa kaliwanagan,
Number two, ako ay anak ng kaliwanagan kung kaya ako ay tumatanggi sa kadiliman. Yun. Sana, tutuhanin natin. Ngunit, yung walang kandila kanina, huwag sabihin, hindi ako kasama doon. Hindi, sinabi ko, tayong lahat ng binyagan, inabutan ng kandila. Doon nag-umpisa yung kandilang biningas sa binyag, bawat isa. Pag bininyagan ka, ikaw ay anak ng kaliwanagan, si Kristo ang iyong kaligtasan. Sana sa ating lipunan, sana sa ating mga tahanan, sana sa ating mga pinapasukan, liwanag ay mamayari, kadiliman ay umurong sapagkat tayo, mga Kristiyano, mga kapatid ni Kristo, ay naroon. Sana. Amen. Ang mga pinuno ng ating sambayanan
ay maging gabay ng ating bansa patungo sa kapayapaan at kasaganaan gamit ang kalulungan sa paggawa ng desisyon ang hindi pagsasaalang lang sa sarili at natapagan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong liwanag. Sa pagsisimula natin ng buwan ng pag-alang at pag-aaruga sa buhay, tayo nawa ay manatiling tapat sa ating pangako na palaguin ang buhay sa lahat ng kanyang anyo at mamalagaan ito sa lahat ng uri ng pamanhin. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong liwanag. Lubos nawa natin ialay ng walang pasubay ng ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaruga sa iba at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong liwanag. Manahimik tayo sandali upang manalangin para sa personal nating pangangailangan. Panginoong Diyos, ang iyong anak na si Jesus, ang ilaw ng aming buhay. Palakasin mo po kami sa aming pagsisikap na maisa buhay ang aming pangako ang kami pinyagan. Kami nawa ay gawin mong ayong saksi ng iyong nagliligtas na pag-ibig dito sa aming daigdig na madalas na sinasalata ng pag-abuso, takot, kahirapan. Ikaw na nabubuhay na nag-ahari, sa walang hanggan. Amen. Thank you.
pinagdududod sa iyo ang paghahain nito na ngayon nagagalap na sambayanan. Niloob mo pong para sa iyo buhay ng tao ay manandog ang tupang mahamot at walang bangit dumis. Si Jesus Cristo na iyong anak, Panginoon namin, magpasawa ng mga. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang manaming mapangyarihin, tunay nga pumarapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon nila sa iyong templo ang nagmong dating di na iba sa iyo. Siyang nagbibigay karanasan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na kaanlaw sa lahat ng tao. Kaya isa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo walang mumpay sa kalangitan. Kami po dito sa Edson Shrine ay nagbubunyi sa iyong katapilakan. Santo, 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 Panginoon. Sa paglubog ng araw, mayandog ang malinis na aray sa pagsamba sa iyong anak. Ama, isinasamo ko namin yung pagkabanalin mo sa pangyayari ng Espiritu ng mga kaloob nito. Ito na huwag maging katawan na dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesus Cristo na nagutos ipagdiwag namin ang misteryo nito. Noong gabing ipagkalulo siya, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, pinag-iwan. Ibinigay sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang kunin, pinuha niya ang kalis na may alak, muling nagpasalamat sa iyo, ibinigay niyo man sa mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ipapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Oh, Jesus, amin man.
Ginugunita po namin ang pagkakayan yung anak na sa amin ng ligtas, kaya hindi naman yung muli pagpapuhay, pagkakiyat sa alaminan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanahalikan, kaya bilang pasarap na ito yung hinihahalay ang buhay at banal na pagkakayan ko. Kaya mo po ang dugnito ng iyong sambayanan, basta mo ang ilumarap na nagalay ng kanyang buhay upang gawin muli ang pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo pong kaming tatanggap sa kanyang katawan na dugo, ay magpuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, mga katiwa ni Kristo. Kami nawa ay gawin niyang hanggo na abang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming paggamit ng iyong pamanan, kaisa na nila ng Diyos ang mga nabirin Maria, kaisa ni San Jose na ang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na aming inaasahan laging nakikiusa para sa aming kapakanan. Ama, ang handog ko ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa Santa Ignatian. Nalagay mo po sa pananampalatay at paligid ang Santa Ignatian ng Iglarapay sa lupa. Kasama na yun ko na si Papa Francisco ng aming obispo, si Luis Antonio ng kanang mga obispo ng buong kapayan ang iyong pinili sa bayanan. Tingin mo po ang pinigyan ng iyong kanan ay pinipromote sa iyong harapan. Ang mga mawain, tugtugin mo pag-isayin ang lahat ng iyong panganak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo po't patuloyin sa iyong kariyan ang mga kapatid namin lumaw at ang lahat ng lulisan sa mundo nito taglayang pag-ibig sa iyo. Kami po'y maasang makararating sa iyong piling at sama-sama ang pagkakamasan ng iyong kalimingan ko ng mabiyo sabagat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan namin kayo ng Jesus Kristo na siya pinagdaraanan ng bawat kaloob mo para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos Amang kapapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarama kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang tahay
Pagloban mo kami ng kayuhaan, pagbibigayan, pagpapatawaran sa aming tahanan, pinapasukan, paaralan sa aming pong buong bayan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at karahasan. Samantalang inintay namin ang masayang pagbabalik, Yesu Kristo ang aming matulubos. Thank you.
Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong. Buwan ng aming pagkamula sa nababantang pagkawasak ng kapaligiran, itinagkaloob ninyo sa amin. Buwan ng malawak ang paglalaban ng ideolohiya sa pagpangkain ng mundo. Pagkalooban ng mga kapaligiran sa pananakas upang maipalagayan ang kapaligiran, katawad na pagmamahalan at kapayapaan. Sa lingkaran niya ba na, ituro ninyo sa amin sa kasalanan ang pagbibigay. Sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung manilitaw ako ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaan ko. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik-loob sa Diyos. Kung may hindi pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mahirapin po sana namin ang pag-uwis pa rin. Turuan mo kami kumalina sa halip ng kanilangin. Pag-ibot sa halip ng pag-ibuan. Huwag po sa akin ang pagmahal ng kanilangan. At turuinin mo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalan niyo. Pag-itulungan niyo kami magtutulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay at makapagbibigay sa amin ng bago at pag-asa. Amen. O Maria, Reina ng Kapayapaan, magsitayo ka na. Manalangin tayo. Ama namin, mapagmahal, sa pagtanggap po namin sa pag-iinabang, daw ay mapasamin lubusan ng iyong pagandang loob na kailang tanggalap ni Simeon ang magupad ng kanyang inasa na huwag man munang mamatay ang gabing kinakikita ni Mesiyas. Marapatin mo rin po ang aming makapagtan ang walang maling kabuhay sa pagkak namin sa landas ng kaliwanagan sa aming Panginoong sa Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mahabaging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigil, mga anak ng kaliwanagan, humayo, maging tanggaw sa kapaligiran. Salamat sa Diyos.